Ito pa rin ang FYI, for your information, annulment pa rin ang pinag-uusapan natin. Attorney, itong next question natin, nangaliwa. Ah, sandali, ito muna pala yung bandang taas. Naunang nag-asawa ang husband, makalipas ang ilang taon, nag-asawa na rin si Mrs. Gusto nang magpa-anal ni Mrs., ano ang grounds ang pwede niyang ilagay sa kanyang petisyon at magiging illegitimate ba pareho ang kanilang mga anak after the annulment? Okay. Yung grounds na yan, yung husband nagpakasal, si Mrs. nagpakasal, it means that they entered into a bigamous marriage. Naku! Yung second marriage nila are void. Void kasi yun. They entered into the contract of marriage during the subsistence of their prior marriage. Mm-hmm. Okay? When they entered into a contract of marriage, second marriage, yung anak nila sa second spouse nila are illegitimate on the ground that they are the products of a bigamous marriage. Duh. Pero yung anak ni husband or ni wife during their first marriage are legitimate kasi napanganak yung bata at that time nakasal of the sila. Nakasal sila. Okay, pero pagka sila ay annulled tapos naging legal na yung pagsama ng nanay at yung misis sa kayong husband sa kanilang mga respective partners, nagiging illegitimate daw ba yung mga children? If the ground is based on psychological incapacity, well, that is one of the exception. Yung bata is legitimate. Okay, very good. That's maganda pa rin na pinoprotektahan ng batas yung mga bata, attorney, yes, no? Okay, maraming salamat, attorney. Yan pa rin po ang mga kailangan nyo malaman regarding annulment. Dito lang po sa FYI for your information.